Hello mga ka-DDS, andito po tayo ngayon sa Davao City at kasama po natin si Vice Mayor Pulong. How are you, Vice? Okay lang po. Ayun po. Meron na po kaming konting katanungan po. Kamusta na po ang Davao City after po nung bombing last September 3? Okay naman. Pinaigting natin yung security. Nandiyan naman yung PNP pati TF Davao. Naglilibot na parati at marami ng checkpoints rin. Tatlong places sa isang gabi, magkaibang lugar. Okay naman kami dito sa Davao. Malakas naman loob namin, lumalakas pa lalo. Natukoy niyo na po ba yung suspect? Meron ng mga witness na sinabi may nakuhang suspect ata, tapos may sinabi na lead, pero nothing is confirmed yet. Marami po ang nagsasabi na yung bombing daw po na naganap ay may kaugnay daw po sa laban ni ating presidente sa droga. May posibilidad, no? Pero hindi lang sa droga may labanan ngayon, pati sa Abu Sayyaf. So, we have to look at all angles, no? Pero sa ngayon, ang pinaka-best talaga na lead is doon sa narco-politician. Marami pong lumabas na balita na may isang vice mayor ng Maguindanao na hulihan po ng IED ay sangkot sa Davao bombing. Totoo po ba ito? Wala pang definite na na evidence na sangkot siya. Pero based on yung sa nakuha nating suspect, lumabas yung pangalan niya. So, i-coconnect pa nila yun. So, sa ngayon, I cannot answer. Ang PNP lang po talaga makapagsabi niya. Okay, sir. Ano pong inyong ginagawa po ngayon para hindi na maulit yung ganitong pangyayari sa Davao City? Siyempre, no, we are telling our constituents, reminding them to be vigilant, mag-ingat, at i-report agad kung may mga kaduda-dudang tao at mga bagay sa palibot. Sir Pulong, ano po ang message niyo sa mga taga-Davao at ibang-ibang lugar na medyo nagkaroon po ng takot sa pangyayari? Of course, there's a threat now sa Pilipinas, no? Hindi lang sa Davao City, sa buong Pilipinas, because of the war on drugs and sa Abu Sayyaf. So, yun, kung may makita kayong kaduda-duda na mga tao, i-report nyo agad sa barangay chairman nyo or sa police or sa mayor nyo para ma-actionan agad. At may mga bagay na makita kayo sa daan na kaduda-duda din, lalo na mga bag, mga kahon, i-report nyo po agad sa police. Sir Pulong, the reason why we are here, the DDS or Duterte Die Hard supporters, well, number one is to thank you and all the Davaoenos for Tatay Digong. Because, sir, the reason why the whole Philippines trusted Tatay Digong is because of the Davaoenos. They showed their 100% trust on your father. Tapos po, nakita po namin kung gaano kaganda yung Davao. At nakita po namin kung gaano kadisiplinado po yung mga taga-Davao. And because of that po, andito po kami to let you know that Davao City is not forgotten. Sa DDS and of course to you, Ma'am Mocha, thank you very much for supporting my father, our president. And sana po hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa kanya. Ulit po, marami pong salamat. Salamat po. Thank you.
Yan, April, tsaka Daddy Victor, kasi po yung Mocha Girls, nag-fundraising show kami. At tsaka, meron kaming naipon na konting fund. Maliit lang po talaga ito. Iyon po yung ibibigay po namin sa inyo, galing po sa mga Duterte supporters. Samantala, alaman naman natin ang lagay ng ilang biktima ng pambobomba sa Rojas Night Market noong Setyembre 2 na nakakonfine pa rin ngayon sa Southern Philippines Medical Center. Live mula sa Davao City, may report si Joy Gumatay. Joy, magandang tanghali sa iyo. Paunti-unti na rin dumadagsa yung ating mga mamimili. 24/7 na rin rumoronda yung mga kinatawan ng Task Force Davao na nagpapanatili naman ng seguridad doon sa pamilihan. Sa ngayon, nandito nga tayo sa Southern Philippines Medical Center, isa sa mga pampublikong ospital na nagbibigay ng serbisyong medikal sa mga nabiktima ng naganap na trahedya kamakailan lang. At ngayon nga ay makakapanayam natin si Sir Julius Gallardo, 26 na taong gulang na pharmacist assistant. At kwento nga niya sa atin kanina ay napunta siya doon sa Rojas Avenue Night Market noong naganap yung pagbomba kasama ang kanyang asawa para sana magpamasahe. Sir Julius, magandang hapon po. Kamusta na po yung kalagayan natin ilang araw matapos yung naganap na pagbomba? Siguro sa ngayon medyo okay na since nung yung pagsabog doon sa area ng sa Rojas, tapos sa ngayon medyo on recovery stage na ako. Tapos siguro nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga tao na patuloy na nananalangin sa continuous na recovery namin dito sa hospital. Sir Julius, ano po yung tumatakbo sa isipan nyo considering na madami yung namatay, marami yung nabiktima at kasama na po tayo ngayon? Pero katulad ng kwento nyo kanina, recovering na kayo and God willing makakalabas na kayo ngayong linggo. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Siguro walang sawa talaga akong nagpapasalamat sa sobrang hirap ng pinagdaanan ko sa hospital kasi first time kong adito na hospital. Tapos siguro yung faith ko grabe yung sa ano ko sa Panginoon, tapos lalo na po din doon yun sa mga pamilya na nadamay din siguro, lalo na po yung namatayan kasi patuloy pa rin akong nananalangin, tapos siguro in good faith siguro may purpose ang lahat, kaya siguro yun ang may survive, may namatay. If ever, sir, makalabas na kayo, no, ngayong linggo, anytime soon, plano nyo po bang bumalik ulit sa pagbisita sa Rojas Avenue Night Market? Oo, nandun pa rin sa ano kasi, parang ano kasi namin, banding kasi ng asawa ko, ang paglabas-labas, tapos isa din yung pagpamamasahe, yun talaga yung banding namin dalawa. Siguro, babalik din ako, pero siguro ilang months pa para at least ma-unwind muna ako. Kumbaga, maalis muna yung trauma. Mm-mm-mm. Sir, kamusta naman po yung tulong na natatanggap natin sa gobyerno, lalo na po ngayon na hanggang ngayon nasa ospital pa rin po tayo? Sa
sa tulong ng pinapaabot sa amin, continuous naman kasi since nung dumating kami dito, lahat ng mga gobyerno may iba't ibang ahensya na tumutulong, pumupunta dito, tapos nagbibigay ng mga kahit na ano, grocery tsaka financial assistance lalo na sa mga gobyerno ng ano. Considering po na meron tayong mga natatanggap na gobyerno, if ever na mga bagay sa ating mula sa ating gobyerno na mga tulong, kung meron po tayong hihilingin na dagdag tulong mula po sa ating pamahalaan, ano po sa tingin nyo yung sana maidagdag pang tulong sa atin? Lalo na siguro dun sa mga dun nagtatrabaho mostly dun sa area na yun, siguro baka magbigay na lang sila ng bagong alternative na pwede nilang ma-i-ano sa mga tao kasi yun yung parang source nila. At least continuous din yung ano nila, yung hanap buhay nila, tapos makatulong din sila sa kanilang mga pamilya. Yun naman po yung mahalaga, yung parang meron tayong patuloy na mapagkukunan, na mapagkakakitaan para sa ating pamilya. Audrey, sa pananatili nga natin dito sa Davao City, patuloy nating aalamin ang pinakahuling ulat patungkol sa seguridad hindi lamang sa Roas Avenue Night Market kundi sa buong lungsod, at patuloy rin nating aalamin ang kalagayan ng ating mga nabiktimang kababayan dito sa pagsabog na naganap sa Roas Avenue Night Market. At yan ang muna ang ating pinakahuling ulat mula dito sa Davao City para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay. Ako po si Kathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.